Kamusta, kamusta, kamusta? Medyo matagal-tagal din tayong hindi nakapag-vlog, no? Ito yung unang vlog ko pagkatapos ng matagal na pagkakapahinga. Sabihin na natin na ito yung aking pagbabalik sa pagbablog ulit, no? Sa bike naman tayo ngayon, ano? So, kagaya nung nakikita nyo sa background, yun ang ibablog ko ngayon. Yun yung bike ko, no, na inassemble ko. So, ang gagawin ko ngayon, papalitan ko siya ng bottom bracket. Kasi yung bottom bracket na nakalagay, na nailagay ko nung una na ibili ko, masyado mahaba. So, ngayon, yung may nag-donate sa akin ng ano, no? May nag-donate ng bottom bracket sa akin. Shoutout nga pala kay Kuya Jojo. Jojo Osorio. Siyempre, pati kay Kuya Chok Peñalosa. So, huwag na natin patagalin to. Pisa na natin yung pagkakaligo to sa bisikleta. Para matesting din kagad ngayong araw. Kung hindi uulan. Okay, abiya. So, ito nga pala yung bisikleta ko, no? Yan. See? So, nabuo ko siya ngayong quarantine. Siyempre, no? Hindi pa magka-quarantine, hindi pa makakabuo ulit ng bike. So, ang problema, masyadong mahaba yung bottom bracket. So, ang ginawa ko, tinastas ko siya hanggang sa lumiit ng lumiit para dumikit yung space nitong para lumiit. Masyado kasing malayo. So, nangyayari, hindi siya naka-align dun sa sprocket. So, tendency, tanggal ng tanggal yung ano, kadena. So, mapalitan natin ngayon yan. So, ito nga pala yung bottom bracket na binigay sa atin ni Kuya Jojo. So, ang tatak niya ay Kenley. Ayan, ano, isukat pa siya. Tapos mayroon pa siyang nakalagay kung sa kaliwang side ba siya o sa kanan. Tingin ko mas maganda ito kaysa rin sa nabili ko. Nabili ko kasi parang generic lang eh. Walang nakalagay na ganyan. So, tingin ko mas maganda ito. Gawin na natin. So, una natin tatanggalin yung itong arm ng crank na pinaglalagyan ng pedal. Tanggal na natin yung mga bolts, no, ng bottom bracket. So, para matanggal to, kailangan ng puller. Pero dahil wala tayong puller, gagamitin ko ay mallet. So, hindi advisable to, no, kasi napupwersa yung bottom bracket. Pero dahil wala akong gamit, no choice ako, ito yung gagamitin ko. Tsaka yung bottom bracket naman na mapupwersa ngayon dahil sa pagpukpok ko, eh, hindi ko nagagamitin. So, kung meron kayong puller nito, yun dapat ang gamitin nyo. Okay? So, pinahirapan tayo nung lumang bottom bracket, ano? Pero, natanggal ko na siya. Kaya, advice ko sa inyo, kung wala kayong pantanggal, dalhin nyo na lang sa shop. No? Doon nyo patanggal. Huwag nyong pwersahin. Kasi pati yung
pati itong thread dito sa frame, baka ma-damage din eh, no? So good thing naman hindi naman na damage yung ano thread, no? So ikakabit ko na tong bagong bottom bracket courtesy of Kuya Jojo. So first, lagyan muna natin ng grasa. Para ma-lubricate siya. Ma-lubricate. Para hindi mahirapong pumasok yung bagong bottom bracket natin. So, meron naman tong nakalagay, no, kung alin yung kaliwa, alin yung kanan. So nakita nyo ngayon, ano, mga brother, yung advantage ng may tools ka sa kumpara sa nag-i-improvise ka lang, no? Napakahirap. Diyan yung magkakapalo-palo pa yung mga kamay mo. So, yun na nga, naikabit ko na yung bottom bracket na bago. So, babalik ko na yung crank. Okay. So yun nga, no, mga brother, no, na install na natin yung bagong second hand na bottom bracket, no, galing kay Kuya Jojo Osorio. So that's it. Tapos na tong video na to, no. Kung meron kayong hindi nagustuhan, no, nagustuhan niyo man itong video na to, no, at meron kayong gusto sabihin, no, suggestion, no. Huwag kayong mahiya mag-comment. At huwag niyo na rin pong kalilimutan na mag-like, mag-share and subscribe sa channel na to, no? So hanggang dito na lang, hanggang sa muli, God bless, appear.